Ngayon na ang schedule ko ng vaccine. Mamayang 3 to 4 p.m. sa SM. Kasama ako sa comorbidities kasi binigyan na ako maintenance sa high blood nila nung mga anak ako kay DA. AstraZeneca daw ang ituturok sa amin. Ito lang naman ang requirements. Reseta. Nag-online check-up ako. Binigyan niya ako ng reseta. Kasi ang reseta ko 2017 pa nung mga anak kay DA. Eh, kailangan requirements. Bagong reseta. Year 2021 dapat. Kaya ako na po forsaking magkaroon na ng vaccine para makalabas na mapaterapy si DA. Ito ang mga dadalhin ko. Ito lang naman ang requirements. Reseta. Yan. Ito ID. Yan lang naman kailangan, dalawa doon. Unang step. Hihingi ng number doon sa card ng kuya. Ito ang number ko. 638. Wala na akong makapuan. Step 2 na. 41 dito po, 41. 18 up ng form. 42. 43. Ano po naman ni sir? 44. Nakapila na para sa form. 18 up na ng form. 18 up ng form. Tapos na ako mabisig. 130 over 18. Yay! Step 3. Step 3. Yun, step 3 na. Ito na kami. Kuntik sumabit sa pulse rate. Nakatatlong subok. Buti okay sa pangatlo. Step 4. Dito na kami. Step 4. Step 5 na. Sa step 5. Dito ang sunod namin. Po. Ako. Vaccine na. Vaccination na. Dito natuto ko kanina. Video lang kayo. Wow! Yan na. Step 6 na, monitoring. Si Ivy Angeli. Post vaccination na. After 15 minutes daw. Last step. Yan na lang po ang naiwang marka ng turo ko kahapon. Plano ko sana ay mag-update ng effect sa akin ng turo kahapon. Kasi para akong lalagnatin kahapon, ako'y dumating dito sa bahay. Una pa lang, doon pa lang sa SM, ang naramdaman ko ay masakit na agad yung dito pa na ako sa balikat. Tinurukan. Mas nagapagano dito. Eh, pagdating ko dito sa bahay, kumain lang ako. Tapos, uminom agad ako by Jesse kasi yun ang daily ng doktor doon sa vaccination. Uminom daw ng by Jesse kung sa kanin lab natin. Eh, pagdating ko dito, pakiramdam ko ako lalab natin na kasi bukod sa masakit na dito ko. Parado pa ang ilong ko. Tsaka masakit na ang ulo ko. Kaya uminom ako by Jesse. Pag-ising ko lang ngayon, sakit pa rin.
yun lang ko ang naging epekto sa akin. Yun lang kasamahan kong dalawa yung hipag ko at bayaw. Wala silang naramdaman. Iba-iba talaga ang reaction. So sabi naman ng doktor sa vaccination, maaari daw magkalagnat. Sasakit daw talaga ang braso. Normal daw yun. Pag nakaramdam daw ng paninikip ng dibdib, awa ng Diyos, wala pa naman daw nangyayari dito sa amin sa Batangas. Dumiretso na lang daw sa hospital. Awa ng Diyos, hindi ko naman nangaramdaman. After 3 months daw ang second dose ng AstraZeneca.